Flapos, good morning po. Ito po tungkol sa continuation po ng aking presentation kahapon tungkol sa dalawang Ilbo 45 na nakabuo tayo ng offset, ganyan. Ano ko lang no, kahapon kasi, dalawang 45 po yan. Tapos may radius tayo na 241, ay nakabuo tayo ng offset. And then ang pinaka-height ng offset natin ay 4,235.5. No, yung kahapon po. Ngayon, ano lang natin, no? Check lang natin. Sa ating offset calculator ay ganun nga po, no? Ang height niya ng offset natin ay 4,235.5. Ngayon may nagtanong po, paano naman daw kung ganun din, ganito din, ang halimbawa, ganito ang itsura niya, 2.5 by 600 din yung duct natin, the difference is 3,000, pero ang pinaka-height niya ay 4 meters lang or 4,000 mm, ganun din ang radius ay 300. Ngayon, ang tanong niya ay pwede daw malaman kung ganito yung pinakasukat. The difference ay 3,000. The height ng offset ay 4 meters, no? Ngayon, pwede daw malaman kung ano ang magiging angle in degrees niyan. Okay. Hindi ko alam kung gaano siya ka-honest na nagtatanong. Maring alam niya na to. Nagtatanong lang siya. Pero para na rin sa lahat na nakasubaybay sa akin, ay share ko na rin para magkaroon din kayo ng idea, no? Kahit idea man lang ay malaking bagay na sa akin yon. Hindi ibig sabihin na maunawaan na lahat. Pero kung nagkaroon kayo ng idea, mas malaking bagay po yon. So ganun din, 300 din yung radius niya, no? Radius 300. Ano magiging angle in degrees daw kung gagawa tayo ng dalawang elbow niyan ng offset na yan? Okay, subukan po natin yan. Ano po? Okay. Ngayon, pinasukat ko po to, no? Pinasukat ko. Kinanong ko po, no? Para gagamitan natin siya ng normal na calculator, scientific calculator, at yung ginamit natin kahapon na offset calculator. Ngayon, pinasukat ko po to at tinanong ko kung ano ang magiging run sa actual na sukat niya. Sinukat niya ng actual kung ano magiging run. Kasi alam na natin yung difference na 3,000, pero ano magiging run? Ngayon, ang sabi po niya, ang run daw ay 2,575. Sabi ko, kung ganun, kung 2,575 yung run, pwede nang gamitan ng calculator niya na kahit yung offset calculator. Subukan natin po, no? Okay, subukan lang, no? O, ganito po. Offset calculator pa din. Kasi nakita nyo itong A na may nakapula. Pindutin nyo lang yung run. Yan, yan. So, wala na tayo ngayon sa angle. Nandito ngayon tayo sa run. Alam natin yung run. Sinabi niya nga, ang run daw ay 2,575, no? 2,575 yung run. Lagay natin, 2,575. Yun yung run. Yung set ay ito, 3 meters. So, 3,000 mm. Ang radius, kasi 2,5 yung duct natin. 2,5. Ang kalahati ng 2,5 ay 1,250, no? Oops, ay nang sumulat. Kalahati ay 1,250. 1,250 yung kalahati. Sentro. Idadagdag natin yung 300. So, magiging ano po siya. Tama ba? 1,550.
So plus 300 is 1550. So, subukan po natin. Okay. Oops, kita ba? So 1550. Ganun lang. Pindutin lang calculate. Okay, binigay niya kaagad yung cut length daw ay 2529.05. The length is 3999.51. So round up na yan sa 4 meters. Ito na yon, yung length. And the angle ay sinabi niya kaagad yung angle. Angle is equals to 49.36. Okay? So, yun lang naman ang mahalaga makita. And that the travel ay 3953.56 o 3953 o 3954. Walang problema yan. So, sana nakikita nyo, no? Ayan. So, the length is 3999.5. So, round up na natin sa 4 meters yan. Sa run na sinabi niya na 2575. So malinaw po 'yun, ha. So pwede mong gamitin yung run, pwede mong gamitin yung angle. So dito pa lang na makukuha na kaagad yung sa guhit mo pa sa papel kahit hindi mo na i-actual iguhit sa sahig, kasi minsan yung sahig ay buti kong malinis 'yun. Marami minsan mga alikabok diyan, tsaka maraming basura diyan. Hindi mo ma-layout ng tama. So, ganun lang po, no? Sandali lang, no? So, ibig sabihin, pag nakuha mo na yung actual talaga, na, halimbawa, nag-wait mo na siyang ganun. Okay, ganun. The run. Okay, sandali lang, no? Ayan. Ganyan, no? Sandali lang, ha. Okay, ganyan. Binibigyan ko lang kayo ng idea, no? Yan. Okay, sanda. Oh, more or less, ganyan lang po. Yan. Ang ibig sabihin, yung cut length dito, cut length ay, ang sinabi niya kanina ay, ang cut length, 2529 po, 0.05. So yung run na sinabi niya ay, okay, 2575. Nabigay niya na yung run. So hindi lang yung run ang ibinigay niya, pati na yung angle. So ang angle nito, this is elbow. Ang angle niya ay 49.36 po. So this is elbow 49.36. This is really actual, no? Bakit naging ganun, 49.36? Kasi sinunod natin yung gustong height na hinihingi na 4 meters, no? Yung 4 meters na gusto niya ay ibinigay natin. Ang elbow na naibigay natin ay 49.36. So hindi siya 50, hindi siya 45, 49, no? Ganun lang po. Ngayon, paano kung halimbawa tatanungin niyo ako, paano ako gagawa ng tawag dito ng elbow 49.36 pag ako nasa, halimbawa nasa site ako, no? Wala ako sa fabrication. Minsan sa site hindi available ang compass, so wala akong compass doon. Halimbawa yero yan, guguhit lang ako ng mahabang straight line. Okay, dito yung 300 halimbawa na radius, and then dito yung 2.5 na length ng duct natin. That is 2.5. Ganon. Nakita nyo ba, no?
Mahirap kasi gumawa ng video pag mag-isa lang, tsaka walang magandang, ano? Di ba, no? Nakuha nyo? So, ito yung 300 na radius. Okay? 2.5. Pag ako ang gumawa niyan sa site, halimbawa, ganyan, walang kumpas. So, ang gagawin niyan ay, i-ano lang, metro lang, ganyan lang. Oops, sandali lang ha, hindi ko masyadong ma... metro lang, ganyan. And then, itong ano naman ay metro lang din. Halimbawa, ganyan lang, ha? Mahirap. So, ganyan. So, ito yung 300 na radius, ganyan. Ngayon, paano ko gagawin yan, no? Meron tayong, ano, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, no? Guguhit ako ng cord. Pagka ganyan, guguhit ako ng cord na 2338. Halimbawa ganyan. So halimbawa ito yung 2338. Guguhit ako 2338 po 'yon. Cord. Yung cord po ay straight line po 'yan. Mamaya papaliwanag ko. So importante makuha ko yung cord. Straight line po siya. 2338. Kalimutan na yung butal. Okay. Pag nakuha ko na yung cord, automatic na. Babarahan ko na lang. So wala akong kumpas niyan. Babarahan. Pero mas maganda kung may kumpas o trommel point. Kasi yung kumpas minsan pag mahaba, malaki, mahirap, malaking kumpas, nakakahiya magdala. So trommel point lang. O, yung paring, pwede mo na yung gamitin. Okay. So, ito na yung elbow 49.36. Actual po yun. Ganyan. Elbow 49.36. Ngayon, i-discuss ko, no, paano natin nakuha yung cord. Kasi, lahat ng elbow, parang ano lang yan eh. Parang bilog. Parang, halimbawa, bilog ano. Ito yung bilog, no? Ito yung sentro. Ganyan. Ito yung bilog. Ito yung 90 degrees. 90 degrees. Ang 45 ay kalahati. So, mahigit siya sa 45. 49. So, 49. Ito yung 49 degrees. 0.36. Ngayon yung diretsong ganon, yun yung cord. Cord kung tawagin natin, no? Sa geometry, check nyo po, no, cord. Paano ko nakuha yung cord na 2338? Yung cord po, ito gagamit tayo ng calculator, no? Mas maganda kung sa bagay, yung mga cellphone natin, may mga calculator yan. Mga Android, smartphone, mga ano yan, may mga tawag dito. May mga calculator yan. So, paano nang kuha yung cord? Yung cord po, ang ating formula ng cord ay ito, no? Yung ito, 2.8 kasi. 2.5 plus 300, that is 2.8. So, para makuha yung cord, ay cord is 2.8. Ito yun, 2.8. 2.8. So, times 2. 5.6 yan. Diba? So, 5.6. I-multiplied pa natin sa... multiplied by sine ng angle. 49.36. Divided by 2. Tandaan nyo po yun, ano? Mahalaga po yan. O, check natin, no? Okay. Nasaan yung... Oops. Calculator. Check natin, ano? Sana makikita. Kasi masyadong maliwanag. Okay.
So check natin. That is 28 times 2, that is 56, sabi ko kanina. Multiplied natin sa sin, S-I-N, sa scientific calculator nyo po. Yung angle, 49.36, divide natin sa 2. Ayun, 2338.27. So, alisin mo yung butal, 2338. Yun na po yung pinaka-chord. So, pagka gumawa ka ng kinumpas mong ganun, kumpas mo, hindi mo pa alam kung saan ka hihinto eh. Gagawa ka ng arc, ganun. Dire-diretso lang. So, dumiretso ka dito, hindi mo alam kung saan ka hihinto. Para huminto ka sa 49.36, straight line, susukatin mo, 2,338. Tapos, pansiran mong ganun, barahan mong diretsong ganun. Barahan mong ganun. Yun yung 49 exacto. So, that is 2338. Ngayon, paano naman to? Ano naman ang sukat ng batok? Mula dito, nag-travel yung curve natin ganun. What we called arc. Batok po yan. Ito po, nag-travel yung ano natin ganun. Mas mahaba siya kaysa chord. So, ang tawag natin yan ay arc. So, paano naman natin compute yung arc, no? I-ano nyo rin po, para sa mga hindi pa masyadong kabisado, i-ano nyo po, i-review nyo po yung inyong geometry at saka trigonometry po. Para makuha yung arc, 2.8 yung pinag-usapan natin kasi 2.5 plus radius na 300 is 2.8. Ganun lang, no? Sana makita nyo, no? So, 2,800 multiplied by yung radius natin na 49.36 multiplied pa sa constant natin na 0.01745. The answer is 2,411.7. So, 2,412 na po yan. So, ang arc natin ay 2,412. Yan yung arc natin, yung batok. Okay. So, i-check natin sa ibang formula po, no? Nasisulat ko para makita nyo. So, 2,8 multiplied by yung angle. 49.36 tapos multiplied natin sa constant 0.01745. Okay. Yun po yung kanina. Bali 2,412. I-check pa natin sa ibang formula, no? That is 49.36 degrees over 180 degrees. 180 po yan. Multiplied by pi, 3.1416 times yung sukat nito, that is 2,800. Check natin kung ito ang kalalabasan, no? Marami tayong formula para masukat yung batok, pero ato dalawa bibigay ko sa inyo, marami yan. So 49.36 yung angle, 49.36 divided by 180, ganyan, tapos multiplied natin sa pi, yung pi ay 3.1416 yun approximate, tapos multiplied natin sa radius na 2.8. Okay. Multiplied by 2,800. The answer is 2,412. Tanggalin mo na yung butal. So 2,412. Yun po yung batok. No, pag sa site kasi minsan hindi na walang available na kumpas.
walang available na Trommel point, metro at saka bara lang, ay pwede na po, basta mag-ingat lang na, para maging accurate po yung trabaho natin. Maraming salamat, sana nakatulong po ako. At check nyo sa YouTube kasi doon ako maglalagay na ng aking, minsan hindi ko na maipost sa Facebook, pero sa YouTube po, no? Search nyo po ako doon, Jeremy Bisinga po. Kasi doon ay para nakakompile na siya doon. So maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Thank you.